Hello mga kasari, magandang araw po. Nandito na po ang JTI Company para magdala po sa akin ng sigarilyo ngayong araw ng Lunes. Shoutout po pala kay na Sir Bon Villanueva at sa kasama niya po na hanggang ngayon ay hindi ko alam ang pangalan. Sorry na po, tao lang. So dito mga kasari ay pumirma ako sa tablet. Sabi ni Sir Bon ay pa-autograph daw. So lagi siya nagpapa-autograph sa akin. Dito naman guys ay sinasabi ko isa-isa yung order ko kay Sir Bon at ini-encode niya po sa kanyang tablet. So ayan mga kasari, nire-receive ko na po yung mga sigarilyo na kinuha ko sa JTI and ipapatong ko muna siya dito sa lamesa. Tapos pipirma ulit ako dito sa tablet. Ayan. Ito na po lahat-lahat yung sigarilyo na kinuha ko kanina sa JTI. Kung nakita nyo naman po sa unahan ng video na to ay pinakita ko yung actual na pagde-deliver ng JTI kanina. So ito, dalawa po yung resibo ko. And nagbayad din po pala ako dun sa nakaraang kinuha ko na worth 9,636 lahat-lahat po. And ito pong kinuha ko ngayon ay medyo mabababa ng konti doon sa 9,636 na kinuha ko. Kasi yung kinuha ko ngayon guys, nababayaran ko after 2 weeks pagbalik nila ay 8,951. So ayun guys, 8,951 lang yung kinuha ko sa JTI. So iisa-isahin ko sa inyo kung ano-ano ba yung kinuha ko ngayon sa JTI company. So eto yun guys. Lahat-lahat. Bali, mag-uumpisa na lang ako dito sa Winston Red. Ayan, kumuha po ako. Ayan, muntik na maganda. Kumuha ako ng Winston Red, isang rim. Ang isang rim sa JTI is 1,067. So, binibenta ko yung isang kaha ulit ng 120. Per piece naman ay 6 pesos. So, murang-mura lang sa akin ang Winston. So, medyo mabilis na ubos sa akin ang Winston. Kasi, simot na simot talaga siya dito sa lalagyanan ko ng Winston. Bali, ang nakalagay dito is Winston Lights. So, sa palengke ko to binili guys. Kasi minsan may naghahanap. And, Winston Red lang kasi ang mabenta sa akin. Pero, kapag may naghanap, tsaka lang ako bibili. So, ayun, dalawang kaha lang yung Winston Lights doon. So, ayun, eto guys, ang sabi sa akin ng agent ng JTI kanina, magkakaroon daw po ulit ng price increase, pero hindi pa naman ngayon, mga bare months daw, so medyo ilang buwan pa naman bago yun, paghandaan na lang natin. Tapos, kumuha din pala ako ng isang rim ng marbles na green, so naubos din kasi yung stocks ko dito sa drawer ng marbles na green. And kung makikita nyo, ito lang lahat yung marbles na green ko dito sa lalagyanan ko ng marbles na green. So, ito na lang guys, tsaka ito. So, isang tao lang naman yung bumibili sa akin nito guys. Kaya okay lang naman na konti lang yung stocks ko nito. So, again, ito naman ay 100 pesos yung isang kaha pag tininda ko dito at 5 pesos naman yung tingi. Tapos, dito naman tayo sa Mighty Green at Mighty Red. Unahin ko na tong Mighty Green. Kumuha ako nito na... So, wait lang guys. May dumaan na motor. So, dito sa Mighty Green, kumuha naman ako ng 4 na rim. So, medyo mababa siya dun sa nakaraang kinuha ko. Kasi nung nakaraan yata ay 6 na rim. Kasi medyo madami-dami pa yung natira ko dito guys. Ayan, nakikita nyo, mataas pa siya. So, madami-daming natira sa akin na Mighty Green, hindi masyadong mabenta nung nakaraang linggo. Kaya, 4 na rim lang muna yung kinuha ko sa JTI kanina.
So, ito nakuha ko sa JTI ng 876. Binebenta ko ang isang kaha ng 100. Per piece naman ay 5 pesos. So, apat na rim, guys. Ang total nung apat na rim ay 3,504. Tapos, ayun, 876 din yung marbles. At yung Winston naman ay 1,067. So, dito naman tayo sa Mighty Red, syempre. Ito, medyo malakas-lakas to sa akin. Natalo nga niya siguro nung nakaraang linggo yung Mighty Green. Kasi ito, ang bilis ko talagang mag-refill nito dito sa lalagyanan ko na to. So, halos araw-araw ay nagre-refill ako. So, same price din naman to. 876 ang kuha ko sa JTI. Per kaha, ang benta ko dito sa tindahan ko ay 100. Per piece naman ay 5 pesos. So, maraming bumibili sa akin nito, guys, tsaka Mighty Green. Kasi dun sa ibang tindahan, ang kaha nila is 120. Ang per piece nila ay 6 pesos. So, sa akin, 5 pesos lang ang per piece. Ang isang kaha ay 100 pesos. So, makakasave nga naman sila ng 20 pesos per kaha kapag dito sila bumili sa akin. So, ang total nito, guys, nung babayaran ko again sa pagbalik ng mga June, nakalimutan ko na, 17 yata, or June 14, mga ganun. 8,951 yung babayaran ko after 2 weeks. So, ayun guys, paghandaan na lang natin yung dadating na price increase sa sigarilyo. So, ngayon pa lang, mag-ipon na tayo ng pang stocks natin para kapag ayan na yung pagtataas ng sigarilyo ay may pambili tayo ng mga salumang presyo nila. Kasi kung wala tayo, kung hindi tayo handa, talagang ayun, mauubusan tayo ng pampuhunan sa sigarilyo. Kasi hindi rin naman biro yung itinataas ng sigarilyo kada per months or kada year. So, ayun, paghandaan na lang natin. So, wala pa daw silang pa-promo ngayon. Baka daw, sabi nung agent ko, ay mga June pa. So, baka lang yun, guys. So, wag tayong mag-expect para hindi tayo masaktan. So, ayun, sana po ay nagustuhan nyo yung video na to, yung pag-update ko sa sigarilyo na kinuha ko sa JTI Company. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated po kayo sa susunod ko pang video. Bye guys!